magsitay na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahalag Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang nagpapuntan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin
gayon ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkaalobon sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ng Panginoon, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay mo sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay, sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay susunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na magbunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Magsitayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon.
Bawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpuyagan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Mayroon po akong nabasa na isang kwento at gusto kong ibahagi sa inyo. May isang lalaking lumapit sa pari at siya ay humingi ng advice. Sabi nung lalaki, "Father, 49 times na po akong binabatukan ng aking kaibigan. 49 times, ha? Ano po ang gagawin ko?" Sabi nung pari sa lalaki, "Lapit ka." So lumapit yung lalaki, binatukan ng pari. Sabi ng pari, "Yan, pang 50 times. Sabi niya, "Bakit po, Father?" "Imagine, 49 times ka nang binabatukan, hindi mo pa alam ang dahilan." Anong ibig sabihin ng pari? 49 times mo nang nararanasan na ikaw ay maliitin at ikaw ay saktan, hindi mo pa rin alam. So sino ang may mali? Ikaw na biktima o siya na nang bibiktima? Kung ating titingnan, parang simpleng kwento. Pero ilapat natin sa ating karanasan. Pwede mong sabihin, "Bakit po ako ganito, Father? Bakit ko po nararanasan ito?" Eh di pwede rin kitang batukan. Dahil kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, kung paulit-ulit ka nang minamaliit, kung paulit-ulit mo na lamang itong idinarasal at wala kang ginagawang paraan upang ito'y maunawaan, ang problema, hindi yung tao sa paligid mo, kung hindi ikaw. Bakit? Dahil wala kang ginagawang hakbang upang mabago ang sitwasyon mo ngayon. Kapag hindi ka gumawa ng solusyon sa nangyayari sa iyong ngayon, hindi iyan magbabago ng kusa. Kung hindi kailangan mong gamitan ng isip at gamitan ng isang aksyong nakikitang taliwas sa iba. Huwag mong sabihin, "Bakit po madumi ang aking bahay?" Eh di itanong mo kay kapitan. Hindi. Ikaw ang makasasagot. "Bakit madumi ang aking bahay?" "Eh tamad po ako eh." Eh di iyon ang rason.
Bakit po kami hindi makabangon sa buhay? E tamad ka eh. Hindi ka naghahanap ng oportunidad na mabago ang buhay mo. Sa isang banda, ang Ebanghelyo ay nagtuturo ngayon kung ano ang tama at kung ano ang dapat mong gawin. Susunod ka sa sinasabi ng kautusan. Susunod ka sa sinasabi ng batas. Susunod ka sa sinasabi ng Diyos. Hahakbang ka. Gagawa ka ng paraan. Bakit po hindi matanggal ang aking rayuma? E 3 times a day, baboy ang ulam mo. Sa merienda, baboy pa rin. Eh, hindi talaga matatanggal. Kasi hindi ka gumagawa ng paraan. Bakit po ako high blood? O, alam nyo na ang sagot. Because baboy is life. Tayo yung gagawa. Tayo yung maghahanap. Tayo yung hahakbang upang mabago kung ano ang tama. Kaya sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, yun bang pagkakaiba ng ginagawa sa sinasabi? Kailangan mayroong pagkakatugma ang sinasabi ko sa ginagawa ko. Kaya sinabi niya sa huli sa kaniyang mga alagad, huwag kayong patawag na father o guro. Hindi yung word na iyon ang gustong ibigay sa atin. Kung hindi isa buhay mo, kung sino ka at ano ka. Kung tatay ka, magpakatatay ka. Kung nanay ka, ay di magpakananay ka. Kung estudyante ka, mag-aral ka. Ganun lang kasimple. Huwag mong sakupin ang bagay na hindi pa sa'yo. Kaya iba ang pamamaraan ni Jesus kapag siya ay nagtuturo sa mga sinagoga at lansangan. Kapag ang kaharap niya ay mga eskriba at pariseo, diretso ang kaniyang salita. Kapag ang kausap niya ay mga ordinaryong tao at ang mga taong nakikinig sa kaniya, palaging mayroong pag-unawa at palaging may awa. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay pagbibigay na dapat kong gawin kung ano ang aking sinasabi. Tayong lahat guilty dito. Kahit ako guilty eh. Baka sa araw-araw ng aking pagbibigay ng homilya ay hindi ko pala naisa sa buhay kung ano yung aking sinasabi. Marami kasi sa panahon ngayon, lalo na sa atin, opinionated masyado. Ano pong ibig sabihin ng opinionated? Napakadaming alam. Lahat ng aspeto ng buhay, alam. Yun bang lahat ng klase ng sitwasyon sa karanasan, may opinion? In short, lahat judge. Diba? Bumili ka ng kurtina, ikinabit mo sa inyo. Eh, ang gusto mong kulay ay green. Dumating si kumare. Bakit green ang binili mo? Mas maganda dito sa bahay mo, blue. Para maaliwalas. Pumunta ka sa bahay niya,
green yung nakakabit. Ganun tayo ka-opinionated. Ganun tayo kagaling sa lahat ng bagay. Pero yung damitan mo, ang gulo-gulo. Yung lababo nyo, punong-puno ng hugasin. Yung bahay mo, hindi mo mawalisan. Mga anak mo, hindi mo mapaliguan. Pero ang dami mong sinasabi tungkol sa iba. Pero sarili mo, hindi mo maayos. Ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin sa karanasang, oo nga ano, ako muna yung mag-aayos. Sarili ko muna yung aayusin ko. Kaya hindi ako nagbabago dahil wala akong ginagawa. Baka yung kalderong ginamit ko kagabi sa pagluluto ng adobo, hanggang ngayon, nakatambak sa lababo, pero ikaw, pustura at namamasyal. Ang hirap, no? Dahil ito yung katotohanan ng buhay. Ito yung realidad ng buhay na ang layo-layo ng ating iniisip. Pero yung realidad, hindi mo nakikita sa sarili mong pamamahay. Pero yung katotohanan ng buhay mo, hindi mo ma-analyze. Pero yung buhay ng ibang bahay, alam na alam mo anong oras umuwi, anong oras umalis. Pero ikaw, hindi mo alam kung paano ayusin. Kaya ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita. Ito ay dapat isinasagawa. Kung naniniwala ka sa Diyos at sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi ka magbibihis postura para lamang masabing maayos ka, pero sa kalooban, ikaw ay kulang at nahihirapan. Huwag kayong mag-iimbita ng bisita kung ang ipapakain ninyo ay ilo-loan mo pa sa SSS. Huwag kang magyayabang kung wala tayong kakayahan. Ito yung pagsasabuhay. Kung ano tayo ngayon, doon tayo lalago at doon tayo maniniwalang kasama ko ang Diyos sa aking paglalakbay dahil natututo ako kapag ako ay nakikipag-ugnay sa Kanya. Kaya po pag-uwi ninyo, tumingin kayo sa kisame at tingnan ninyo, baka mas maagiw ang bahay niyo, mas mababaho ang sapatos niyo o madudumi ang tsinelas niyo kesa sa iba. Ako muna, sarili ko munang pamilya, sarili ko munang pamamahay. Kaya nga bago ko magmisa ngayon, nag-ayos muna ako kagabi ng aking aparador para yung sasabihin ko, hindi na ako tatamaan. Kaya sabi nung isang nanay sa isang pare, "Father, ano pong gagawin ko sa aking anak na nanay ni Garilio?" Sabi nung pare, "Bumalik ka pagkatapos ng 30 days. Bumalik yung nanay after 30 days. "Father,
ako po yung humingi sa inyo ng advice kung anong gagawin ko sa aking anak na naninigarilyo. Well, sabihin mo sa anak mo, tumigil na siya. Father, pinaghintay mo ko ng 30 days, tapos sasabihin mo lang, tumigil na siya. Eh kasi, nung pumunta ka, nung araw na iyon, naninigarilyo ako. Tinigil ko ng 30 days para sabihin kong tumigil na siya. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng magbigay ng bagay na wala ako. Hindi po ako pwedeng magbigay ng advice ng bagay na hindi ko muna ina-advise sa sarili ko. Ito si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, na totoo sa kaniyang mga salita. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kaniyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa ama at ipanalangin ang lahat ng kaniyang mga anak sa lupa. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden naway maging tapat at matiyaga sa kanilang banal na tungkulin, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga magulang at mga guro naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang salita ng Diyos naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tignan natin ng may habag at pag-aanin ang kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at iyong mga hindi pa nakaririnig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintul sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang butihing guro na nagpakita ng kaniyang salita at gawa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at tubo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Walk.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kaniyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka na. Nilulwalhati ka namin.